So good day to my BPA student. So now we will be proceeding with a discussion of the organizational capacity. So I will make it in Tagalog. I will discuss it in Tagalog para mas madaling maintindihan ng iba. Okay, so pagkatapos natin gumawa ng program, ready na tayong i-assess yung organizational capacity, or when we say organizational capacity, it is the ability of the members of the organization, yung kakayahan ng miyembro ng organisasyon na i-implement ang isang programa efficiently and effectively. So basically, paano natin malalaman kung ready, kung may readiness ba ang ating organization to implement a certain program? So there are four organizational resources that we have to assess. Number one is the human capacity, the fiscal capacity, the technical expertise capacity, and then the structural or formal linkage capacity. Okay? But before that, we have to determine first why is assessing organizational capacities important. Bakit natin kailangan i-assess or evaluate if the organization, the agency that will implement the program, bakit natin kailangan ma-assess ang kakayahan itong mag-implement? Of course, a program or a policy is only a plan. It is only a plan. It is only written in the paper. Kumbaga, these are just the guidelines on how are we going to formulate, or I mean, how are we going to conduct the program? How are we going to implement the program? The effectiveness of the program will depend on the implementation. Nakadepende ang outcome ng isang programa sa kung paano ito i-implement, paano siya i-execute, paano gagawin at i-deliver sa mga beneficiaries, paano i-utilize ang pondo, paano gagamitin ang mga resources nang hindi nasasayang. Okay, nakadepende ito doon sa mga nabanggit kong organizational resources kanina. So first, let us discuss the most important capacity or organizational resource, which is the staff capacity. So basically, when we say staff capacity, it pertains to a person, an individual, or a group of person inside the organization. So ito ay internal, nasa loob ng organization. Okay? Ang staff or ang miyembro ng organisasyon na ito na tinutukoy ko ay ang specifically ikaw, which is the creator of the program, na kung saan ikaw ang nakaisip ng sarili mong programa, and other people that you will be including in the implementation of the program. So basically, what we are going to assess in this particular type of organizational resource ay ikaw ba at ang mga kasamahan mo sa loob ng organization ay may capacity to implement the program. Do you have the enough knowledge? Do you have the enough background? Do you have the enough training para ma-implement ang isang particular program o kaya magawa ang sarili ninyong delegated task? Kasi hindi naman lahat kayo ay pare-pareho na magiging trabaho in the implementation or during the implementation of the program. Okay? So first assess, do you have the capacity to implement, to manage, or to administer the program? Okay, anong klaseng qualification ba ang hinahanap natin? Siyempre, nakadepende ito doon mismo sa may nature ng program. If your program pertains to, let's say for example, a livelihood program, if your program is about the livelihood program, you yourself as a manager or as an administrator, do you have your own livelihood? Meron ka ba sariling pinagkakakitaan? May sarili ka bang business? Creative ka ba? Nakakapag-isip ka ba ng mga ideas na sa tingin mo ay mapagkakakitaan mo? So those are some of the consideration that will be very important in assessing if you have the capacity to implement the said program. Okay? As a manager or as an administrator, alamin mo rin, are you good with people? Ikaw ba ay magaling maghawak ng mga tao? Kung ang iyong programa ay may kinalaman sa community or beneficiaries ay community, magaling ka bang makisalamuha sa mga tao? Ikaw ba understanding? Ikaw ba patience? So those are some of the assessment that you have to do sa pamamagitan ng staff capacity. Ganon din ang gagawin mo doon sa mga kasama mo na bibigyan mo ng trabaho. Siyempre, hindi mo naman bibigyan ng trabaho ang mga tao na
sa tingin mo ay hindi walang expertise doon sa ginagawa niyang task or activity. Aside from that, kung sa tingin mo ay kulang pa, kung sa tingin mo ay may kailangan pang idagdag doon sa capacity na kakailanganin mo, kung sa tingin mo ang iba mong kasama ay matanda na at outdated na ang mga nalalaman, ibig sabihin, kulang ang kanilang nalalaman o kaya ay masyado nang makaluma ang pamamaraan nila. Then include in this particular type of resource, the staff training or what we call interventions. Maglista, mag-enumerate ng mga intervention, ng mga trainings, ng mga seminars na sa tingin ninyo ay makakatulong doon sa pag-develop ng mga capacity at ability ng iyong mga kasama sa organisasyon, kasama ka na rin syempre. Mga capacity building, mga team building, mga seminars. At anong klase mga seminars ito? Syempre, ito ay nakadepende pa rin sa gusto ninyong ma-improve. If it's about finance, if it's about personal management, if it's about gaining knowledge on a particular problem, kung kulang pa sa tingin mo ang alam mo doon sa nag-existing na problem, then dito mo yun ilalagay sa staff capacity. The next one is the technical expertise capacity. Kung ang staff capacity ay internal or it refers to the person or the people inside the organization, technical or expertise capacity naman refers to the outside or external factors of the organization. So basically, nag-outsource tayo. When we say outsource, doong yung mga expertise, yung mga kakailanganin ninyong skills na hindi kasama doon sa inyong programa, wala beyond your capacity, wala kayong tao na mangangailangan ng ganitong specific skill, hindi mo ito expertise, kukuha ka sa iba. Okay? Mag-hire ka, magbabayad ka ng mga tao or ng mga resource na sa tingin mo ay kailangan doon sa implementation ng program. Okay? Bakit natin kailangan gawin ito? Dahil may mga specific task or activity sa isang programa na marahil ay wala kang tao or kulang ang manpower mo para gawin ito. Wala kang tao or kulang ang iyong manpower dahil wala kang budget o kulang ang iyong budget para kumuha ng mga experts na ito. Halimbawa, kung ang iyong programa ay may kinalaman sa livelihood programs at may specific lesson, may specific seminar doon sa programa mo na sa tingin mo ay kailangan mong turuan ng mga tao kung paano mag-finance, kung paano mag-budget, paano mag-save. At wala doon sa mga napili mong staff, wala, hindi ikaw mismo expert sa ganitong klaseng talakayan, then mag-hire ka, mag-outsource ka ng mga taong babayaran mo para mag-serve as speaker, mag-serve as a trainer doon sa mga beneficiary ng iyong program. Okay, so yun ang tinatawag natin na expertise capacity. Binabayaran sila, hindi sila libre, compensated sila. Pwede rin naman na tayong magkaroon ng technical capacity naman at expertise capacity doon sa mga materials na hindi rin natin kayang i-produce sa loob ng organization. So dito sa part na ito, pwedeng tao, pwede rin mga equipments, utilities. Let's say for example, sa livelihood program, ikaw ay magdi-distribute ng mga handouts or leaflets. Kulang ang iyong printer, kulang ang iyong papel, kulang ang time mo para mag-print ng mga maraming leaflets and printers. So, mag-outsource ka. Magpapaprint ka sa labas, pabayaran mo ito para gamitin mo at maibigay mo sa mga beneficiary. So, nag-outsource tayo. Yun ang tinatawag nating technical or expertise capacities. Ang physical capacities naman is very important. Sa iyong programa na sinubmit sa akin, meron ka ng existing na budget or funding, although ginawa ko yung optional. So basically, in fiscal capacity, are your funding enough? Enough ba ang budget at funding na naisip mo o nalagay mo sa programa? At sigurado ka na throughout the implementation of the program or habang ini-implement mo ang programa, ay wala nang magiging problema. Okay, always remember na lagi tayong merong margin of error, meron tayo laging adjustment na 3 to 5%. Kung sakali mang kulang ang naiisip mong budget or pondo at mangailangan ka ng additional, pwede kang kumuha ng grants, gifts, sponsorships,
fundraising activities, sales of products, and special tax set-asides para magkaroon ka ng additional budget or additional funding. Specific dito ang tinatawag natin na sponsorship. Pwede kang magpa-sponsor sa isang tao o sa isang organisasyon para dagdagan ang pondo mo o mabigyan ka ng mga utilities, equipments, or tools. Okay? Sa pamamagitan nito, hindi ka nagagastos sa ibang bagay or magagamit mo ang existing or current funding mo para sa mas importanteng bagay. Ang maganda lamang sa sponsorship is that the sponsors should have received positive press in exchange for their contribution. So, nag-expect ang mga sponsors mo at the end or during the implementation of the program, you will say something good about them para makilala sila ng ibang tao. Kailangan nila ng good publicity. Okay, pwede rin namang fundraising events or sales of products. Pwede kang magpa-marathon, pwede kang magpa benta ng mga t-shirts. Okay? Pwede kang magpa-activities na kung saan marami ang bibili at yung proceeds ng mga mabibili na yon ay para doon sa pond or additional fund ng iyong program. Pwede kang magpa-ticket, pwede kang magpa-raffle, and etc. and etc. Okay, those are some of the interventions and strategies that you can employ para madagdagan ng fund or budget mo. And the last one is the structural or formal linkage capacity. Very easy. This refers to the partnership with agencies and organizations outside, specifically civil society organizations and non-government organizations. Okay? So bakit natin kailangan itong mga ito? Kasi itong mga organizations na ito ay posibleng mas maraming connection, mas malapit sila sa mga tao, sila ay makakatulong din, additional budget and additional funding din, gaya nung sa technical expertise kanina. Ang pinagkaiba lamang is that may mutual kayong pangangailangan at may mutual kayong interest. Ibig sabihin, nagigain kayo ng additional na benefit sa kanila, nagbe-benefit din sila sa inyo. O kaya halimbawa, it is just their advocacy na tumulong para sa iba. Halimbawa, mga religious leaders, mga business community, mga health professionals, pwede kayong mag-tap sa mga organizations, associations na ito na sa tingin nyo will lead to the success of the program implementation. Okay? Kapag halimbawa marami kayong connection, marami kayong partners, mas magiging efficient and effective ang implementation ng programs kasi marami kayong pwedeng mapagkunan ng, let's say for example, budget, funding, mapagkunan ng assistance kung sakaling magkaroon kayo ng problema doon sa implementation ng program. Okay, so ito ang mga organizational resources na kailangan nyong i-assess, alamin, para malaman ninyo kung magdadagdag pa ba kayo ng staff or manpower, magdadagdag pa ba ng budget, magdadagdag ng technical expertise, or maghahanap ng additional na linkage capacities. Okay, thank you so much for listening.